ang alamat ng bulaklak. Ang alamat ng bulaklak. Noong unang panahon, may isang prinsesang napakaganda at mayroong korona na napapalibutan ng mga bulaklak. Siya'y nagangalang Prinsesa Buna, noong ibig ng palihim sa kanilang hardinero na si Lakal. Araw-araw ay pumupunta ang Prinsesa Saradin. Iniisip ng kanyang ama na mahilig lamang talaga ang prinsesa sa mga bulaklak, kaya ito ay laging naroroon. Ngunit lingid sa kaalaman ng ama ay hindi iyon ang pinupunta ng kanyang anak Saradin. Pinupuntahan ng prinsesa si Lakal ang laging naglilinis at nasa kanilang hardin. Ngunit isang araw, nahuli ng hari ang dalawa na nakaupo sa may hardin at tila nagkakasiyahan. Agad na nagalit ang hari dahil ang isang prinsesa ay umiibig sa isang hardinero. Kaya isinekreto niya sa kanyang anak ang plano niyang pamamaslang kay Lakal. Inutusan ng hari ang isa sa kanyang mga tauhan na pagdating ng gabi ay dapat ipatapon na si Lakal sa kagubatan at iwanan doon hanggang mamatay. Ginawa ng kawal ang utos ng hari at agad na iniwan si Lakal sa gitna ng gubat. Si Lakal ay namatay at ang prinsesa ay inantay ang pagdating ni Lakal sa hardin. Ngunit hindi niya nakita ang binata hanggang magdilim. Ilang araw na nagantay si Buna at hindi siya kumain o naligo. Hindi rin siya natulog at kinaumagahan ay inantay pa rin niya si Lakal. Isang araw ay naisipan ng prinsesa na umalis sa palasyo at hanapin si Lakal, ngunit siya ay nanghihina na. Paglipas ng ilang araw ay hinanap ng hari ang kanyang anak na si Buna. Pumunta siya sa hardin kung saan nagpupunta si Buna upang hintayin si Lakal. Ngunit ang nasilayan niya lamang ay ang mga halaman na may iba't ibang kulay. Napansin din niyang ito ay takilay ng koronang bulaklak na nasa ulo ng kanyang anak. Nalungkot ang hari at walang nagawa kundi alagaan ang mga natitirang bunga na naiwan bilang alaala sa anak. Tinawag niya ang halaman na punalak
at kalaunan ay tinawag na bulaklak. Taglay na aral. Kausapin ng anak kung hindi sang-ayon sa taong iniibig nito. Bago gumawa ng aksyon, ay pag-isipan muna ito ng mga makailang ulit kung ito ba ay makakabuti o makakasama sa sitwasyon. Huwag maglihim sa magulang. Ito man ay tungkol sa taong nagpapatibok ng iyong puso o iba pang mga bagay. Tingin ang kanilang payo kung tama pa ba ang iyong ginagawa upang hindi mapariwara. Mahalin din natin ang mga bulaklak na ating nakikita sa paligid tulad ng pagmamahal ni Buna sa kanyang iniibig.